Hello, beautiful people! Good afternoon, mga kabebe ko! Welcome back to my another vlog here in my channel! So today, it's Thursday at 12:30 p.m. So I have a plenty time to do this vlog to all of you, mga kabebe ko. My work, it's 2 p.m. So, meron lang po akong ibabahagi sa inyo na tips. Especially po sa mga taong gustong mag-asawa ng foreigner or a farm. So ito na po yun, mga kabebe ko. Medyo sweet po ang ating topic for today. So today it's my video is kung paano mapapaibig ang isang foreigner. Yan po ang ating video for today. So mga kabebe ko, para po mas clear po sa inyo ang topic na ito, keep on watching until the end. So, umpisahan na po natin. Oh, wait. Bago po natin umpisahan, kinakamusta ko po kayo lahat, mga kabebe ko, saan man sulok ng mundo, I hope is everything alright. So, ito na nga po, mga kabebe ko, hindi na po tayo magtatagal. So, may pasok pa po tayo, pero isishare ko po muna ito sa inyo. Itong video na to at itong topic na to is kung paano mapapaibig ang isang foreigner or a fam. Sa mga kaibigan kong Pilipina or sa mga Pilipina gustong mag-asawa ng foreigner or a fam. Ito na po yung tips na ibibigay ko po sa inyo based on my experience. My husband is a foreigner, so ito po yung mga tips na ibibigay ko po sa inyo. Sana po ay magustuhan ninyo. So ito na po yon, tips kung paano mapapaibig ang ating foreigner. Paano po natin siya mapapaibig? Paano mapapaibig ang isang foreigner? Okay, tips number one. Tips number one is be yourself. How to be yourself? How to be maintained has being yourself. Okay, mga kabebe ko. Halimbawa na lang na ito na yung pagkakataon na bibisitahin ka na ni Afam sa Pilipinas. Although tapos na ang pagiging LDR nyo, ito na at gusto ka na niyang makilala in person. Siyempre excited ka at nervous, okay? So mga kabebe ko, hindi po natin kailangan punuin ng makeup ang ating mukha. Hindi ko po sinabi na hindi po tayo mag-ayos. I know gusto po natin presentable. So pwede po tayo maging presentable sa pagiging manamit po tayo ng maayos at yung ipakita po natin kung sino po tayo. Ang mga banyaga po ay hindi po sila judgmental. Although na hindi ka po full coverage makeup on your face, hindi ka po nila huhusgahan. Kahit na wala ka pa pong kilay, hindi ka pa nakakilay or nakalipstick or what else, hindi ka po nila i-judgmental. Mga kabebe ko, totoo po yan. Hindi po sila judgmental na tao. Ipakita mo lang po kung sino ka po, yung pagiging simple mo. Ayun po ang gusto ng mga banyaga. Be yourself. Just tip number one. Just tip number two is open up and be honest. Ano ba yung pagiging open up and be honest? Mga kabebe ko, sa isang relasyon, ito po ang nagpapatibay sa isang relasyon. Yung pagiging honest. Yun. Okay? Pagiging honest po natin. Ang pagiging honest po ay napakadali lang po niyan. At pagiging open up. Mga kabebe ko, kung meron man po kayong bad experiences in your life, kahit ano pa po yan, i-share niyo po sa kanya. Huwag po kayong mahiya. Express niyo po yan. Sabihin niyo sa kanya ang buong kwento at pakikinggan niya po kayo. At isa pa po, kung meron pa po kayong anak sa isa, dalawa, tatlo, sa pangunang asawa, pangalawa, pangatlong asawa, hindi po problema sa kanila yan. Hindi, like I said earlier, hindi po sila judgmental na tao. Pakikinggan at pakikinggan po kayo as long na nagsasabi po kayo ng totoo at i-open up niyo po sa kanya lahat ng mga experiences niyo sa buhay. Kasi po yung mga banyaga, ang gusto po nila yung hindi po kayo mahihiyain. Gusto niya nag-open ka kung ano yung mga nangyari sa buhay mo, anong pamilya meron ka, anong, huwag po kayong mahiya, mga kabebe ko. Just open up and be honest. Just tip number two, open up and be
honest. So the third is treat him normally. Mga kabebe ko, how to treat him normally? Alam ko ang mga Pilipino ay magaling sa pagtitreat as normally. Marami nagsabi, yung mga Banyaga, marami nagsabi, kasi di ba mga tourist-tourist sa mga Banyaga sa Pilipinas, marami nagsabi ng mga Banyaga na ang Pilipino daw magaling mag-treat. Magaling daw mag-treat. May ilan din naman ang Pilipino na hindi ganun kagaling, pero hindi naman po natin nilalahat. So, ito na po, treat him normally. Mga kabebe ko, hindi po ginto at hindi po prinsipe or king or Diyos ang mga Banyaga na yan. Even naman po prinsipe siya or king siya sa country nila, itreat po natin sila ng as normally. Okay? Itreat po natin sila ng isang tao. Itreat po natin sila ng tao. Kasi tao sila. Itreat po natin sila ng totoong tao din. Tao sila, tao din tayo. Yan, katulad natin. Treat as normally. Meron lang po akong konting isi-share sa inyo. Kapag pupunta po kayo ng hotel, sa hotel na lang po, mapapansin niyo po ang difference. So, mga kabebe ko, ganito po yan. Kapag papasok ka, diba, ng hotel, kasama mo ang iyong afam or foreigner, ititreat ka ng mga tao doon na, "Hi sir, good morning, welcome to..." Ganyan-ganyan. Napaka parang hari, parang Diyos, diba? Na ano, na parang ginto. Pero once na ikaw na lang po ang papasok ng hotel. Of course, hindi naman lahat ng pumapasok sa hotel ay may kasama. Pwede naman ikaw lang din, 'di ba? So napansin ko lang po 'yan, na-notice ko lang po. Hindi po ganun yung treat nila. Iba na. Alam niyo 'yun, mga kabebe ko. Kailangan po i-treat natin sila ng parang totoong tao din po. Treat him normally. Paano ba tayo mag-treat ng maayos? I-treat natin sila ng totoong tao. I-treat natin sila ng parang as relatives, ng parang kapamilya. Kapamilya natin siya, kapuso. Yan. Yan po yung treat number 3, mga kabebe ko. So, treat number 4 is be understanding. Ano ba yung be understanding? Pag sinabi pong be understanding, mga kabebe ko, yan na po. Maging, kailangan po marunong tayo umintindi. Huwag po natin madaliin ang lahat ng mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay dyan, mga kabebe ko. Be understanding. Bakit hindi? Why not? Kailangan mong umintindi. Although na nakita na kayo 1 month, 1 week, kahit anong gano'ng katagal pa yan, nakita na kayo. Siyempre, he needs to go back at his country to do this job. May job po siya. May trabaho siya sa Pilipinas, sa ibang bansa, kahit saan pa po yan, Europa, Canada, kahit saan pa pong lupalop ng mundo, kahit taga saan pa po yung mga nakakilala ninyo. So, after niyo po magkita, nagkita na nga po, tapos kailangan niyo po intindihin niyo po siya. Kailangan niya bumalik sa trabaho at sa kanyang country dahil may mga bagay siyang dapat gawin. At huwag po natin siyang paghinalaan ng kung ano-ano kasi madidisappointed po siya sa inyo. Kailangan po relax lang po tayo at intindihin po natin siya. Kung ano yung relationship nyo na nag-LDR kayo, kung gaano mo siya hinintay, ganun din dapat yung pag-iintindi mo sa kanya. Bigyan mo siya ng maraming oras at intindihin mo siya the more you wait, 'di ba? The more you can understanding, okay? Kasi para marami pang situation, you know? Maraming situation na dapat pa at marami pang mga plano na dapat pang gawin. Huwag po natin silang madaliin at be understanding lang po, lalo po sa oras nila, okay? Okay, so next is be patient. Yun na nga po, pag inintindi mo siya, kailangan mo rin siyang bigyan ng patience. So tayong mga Pilipino, alam ko, mainipin po tayo, di ba? Huwag po tayong mainip. Mga kabebe ko, although na nakilala niyo po,
even although na nakilala niyo na po siya, hindi po natin siya kailangan i-hold, i-push, na madiliin sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Be patient po mga kabebe ko. Hindi po nakakilala na po tayo ng mga, nakakilala na po natin yung apam natin or foreigner, mamadaliin na natin siya sa lahat ng mga bagay-bagay. Hintayin niyo po siya. Siya po yung nagbigay, siya po nag-iwan ng promises sa inyo. So hintayin po, be cool lang po tayo, be relaxed sa lahat ng mga bagay na gusto niyang mangyari. Huwag po natin siyang, huwag po natin silang madaliin ng madaliin, okay? Kasi hawak po nila ang pag-iisip nila. Hindi po natin hawak ang isip ng bawat tao, lalo na po sa mga magiging asawa niya po, foreigner pa. Kasi po mga kabebe ko, sila kasi madaling mag-isip. At isa pa, kapag na-disappointed sila, syempre po, once na na-disappointed ng isang tao, sa palagay niyo mapapaibig niyo pa po sila? Hindi na po mga kabebe ko. Kaya kailangan po itong tips na to. Tips na to ay kailangan kailangan po sa isang relasyon ito. Napaka-importante po nito. Okay? Be patient lang po. And then the lastly is trust him. This is the very important to our relationship until strongest. Ito po yung susi sa ating relasyon. Yung pagiging matibay. Yung tiwala po. Tiwala na rin po sa isa't isa. Siyempre, kayo na, asawa mo na siya. Kayo na, although na boyfriend mo na siya or asawa mo na siya, kailangan po pagkatiwalaan po natin ang isang tao. Pagkatiwalaan po natin siya. Trust him. So, paano ba natin siya i-trust him? Mga kabebe ko, yun nga sinasabi ko, kung may promises siyang iniwan sa'yo at sinabi, hintayin po natin. Huwag po natin siyang madaliin. Huwag po natin siyang paghinalaan. Kasi, ganito, ganyan, di ata akong gusto nun. Pupunta lang ata yun. Mayroong atang gusto pang ibang tao yun. Huwag po mga bebe ko, be positive lang po tayo sa lahat ng bagay. Para saan pa at magiging maganda ang relasyon kung itong tips na to ay nasa relasyon nyo. Napaka-importante po ng mga tips na to mga kabebe ko. Pagkatiwalaan po natin siya na lastly, trust him. Huwag po tayong magbadali sa lahat ng bagay. Lahat po ng bagay pinaghihirapan. Okay, mga kabebe ko, maraming salamat po. I hope na naintindihan niyo po yung topics, yung discussion natin for today, yung video ko po for today. Sana po naintindihan niyo po. At sana rin po nagustuhan niyo po yung topics na to, especially po sa mga gusto pong mag-asawa na AFAM or foreigner. So, mga kabebe ko, keep on watching until the end para mas maintindihan niyo po. Mga kabebe ko, kung may katanungan po kayo at meron po kayong ilang tips na gustong malaman, yun po ay ibibigay ko at gagawan po natin ng vlog para po sa mga katanungan ninyo. Thank you for watching, mga kabebe ko. Sa mga wala pong, sa mga hindi pong nagsasawa na manood po sa akin channel, thank you po, mga kabebe ko. Sana po ay okay po kayong lahat sa inyong tahanan. Lagi ko po yan sinasabi. Always be safe, mga kabebe ko. Hanggang dito na lang po ang ating video for today because I need to get ready to go work. But kakayanin ko, pagsasagaan ko, mga kabebe ko, until I have a more time. So, I give you some vlog for to all of you, mga kabebe ko. Yan. So, mga kabebe ko, ito na po sa mga nagustuhan po yung aking video for today. Just thumbs up and don't forget to subscribe na rin po and then click the bell button para po sa bago pong video na i-upload ko ay ma-notify po kayo mga kabebe ko. Thank you for watching to all of you mga kabebe ko, beautiful people. Yan. So thank you and have a safe everyone. Kung may katanungan po kayo, just leave the message on my descriptions back. Yan, comment and like. So, sasagutin ko po yan kung may mga tips po kayong gustong i-share sa akin. At yun po ay gagawan po natin ng vlog yan. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat mga kabebe ko. Have a safe everyone. Bye! Sorry to get ready now. Bye everyone!